patuloy na pagpapalain. Amen. Few weeks from now, gawain na natin sa ating Lenten kasi ng mundo, pero sa atin ay piyesta. So, instead na Thursday po yung start, hindi na tayo sasabay doon sa Exodus ng mga tao kasi na-experience natin last time yung Thursday. Umalis kami sa Manila ng 6 o'clock. Nakarating kami sa Nueva Ecija ng alas 12 pasado sa tindi ng traffic. So instead na sumabay tayo sa mga bumibiyahe pauwi sa mga probinsya, gawin natin magbiyahe ng Friday. So, diretso na yon hanggang Sunday na. So, marami tayong activities. Mga bisita natin ay darating ng 4 ng April. So, dito sila. And then, meron pa rin tayo gawain noon ng Wednesday service. So, mahaba yung time nila dito actually. So, gamitin natin yung opportunity para patuloy na ma-energize ang bawat isa kasi pinakamahalaga yung fellowship kasi napakahalaga sa atin yung fellowship. Then si Brother Nate ay darating ng April 4 din gabi. But unfortunately, wala tayong panahon na makasama siya. Supposed to be Saturday yung kaso lang, masyadong malayo daw. So anyway, hindi naman nagkulang ang Panginoon. Ang revival naman natin ay sa word na patuloy na kanya ang dinadaloy. So, ganun din itong March 17, 18, actually 3 days po yun, ay dapat mga elders kasama. And then yung 18, sisibat na kami para mahabol yung Sunday service, but siguro mas appropriate na kumpletuhin na lang yung matapos yung buong gawain para mas mainam kaysa sa aalis ka na hindi pa tapos. So we have to give respect din doon sa mga kapatiran doon. So yung Sabado magre-resume pa rin, patuloy pa rin. Brother Joe Ed will be nandun pa rin naman siya. So patuloy pa rin yung Saturday. Kumbaga walang interruption ng schedule natin. So pray for that. Alam ko na ang Panginoon ay busy ngayon. And of course, sama natin sa prayer si Inang Abe. Kanina ay dinala tinakbo sa ospital, nahirapan daw siyang huminga. Actually, wala pa naman talagang findings na solid kasi iba-iba yung kwento. Merong na-atake. So, anyway, God will make what is in His mind. Diba? So, siguro sa sobrang init ng panahon, kaya yun, nahirapan siyang huminga. So, salamat sa Panginoon at kanina ay maganda rin yung gawain. So sa mga susunod, mga brothers natin ay talagang gusto rin nilang ma-involve sa discussions. Gusto rin nilang ma-involve sa
pagpapahayag ng salita ng Panginoon. And so it's good. At I believe na yun naman talaga yung nararapat. So salamat sa Panginoon. At of course, we have to go by what the Word says. Kasi yun, maraming mga kumakalat na mga kwento, no, na hindi naman tayo affected actually, but it's good na yung iba ay kinukonfirm sa atin, no, na dito sa church ay pwede na yung mga sisters mag-preach. Amen. So alam ko na tayo ay blines ng Panginoon. Alam natin kung paano tayo lumakad, kasi dapat ayon pa rin lagi sa katwiran ng ating Panginoon. So last Wednesday, mga kapatid, ating na-touch about yung scriptures na kung saan yung mga Greeks ay hinahanap nila ang Panginoon. But of course, we know what's the story, kasi doon sa unveiling of God, the message ni Brabanham, ang nakita ng mga Grego ay tao. Kasi ang hinahanap nila ay yung God. Pero ang nasumpungan nila, tao. Same thing with this day. Ang gusto nilang makita ay Diyos, kaso ang nakita nila, tao. Pero salamat, may mga elect, may mga predestinated, merong malinaw na kaunawaan kung nasaan ngayon ang Diyos. Di ba? Saan siya natabing? So sabi ng prophet, ang Diyos uli ay natabingan ng laman. Kaya hindi uli ito mapagkilala ng tao. So yun yung way ng Diyos para siya ay maluwalhati. Ay nung siya ay manahan at mahayag sa laman, doon naluwalhati ang Diyos. Amen? Now, gusto kong balikan yung two scriptures and dadagdagan natin. There's a lot, but doon lang ako sa three places of scriptures ating alamin. And then, si Brother Ban, ang paano niya ito pinosisyon. Kasi napag alaman natin sa pamamagitan ng mensahe na ito na yung kalwalhatian ay narito na. We are just waiting for that final time na talagang we will be glorified fully. Amen. Doon sa John chapter 12, so gusto kong balikan yung dalawang talata na yon sa verse 23 tsaka 24. At atin din malalaman na saan ipinosisyon ito ni Brabanham, itong scripture na ito. Sabi niya, and Jesus answered them saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Showing kung ano yung nais niyang gawin. Ano yung nandun sa kanyang mind before the foundation of the world. And then paki, ano, Brother Eric, doon sa 27. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause came I unto this hour. Ito yung reason kung bakit ako naparito. Diba? Ano yung reason niya? Para i-express niya yung kanyang nobya. Pero hindi ganun kadali, because it takes
death physically for the bride to be expressed. Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. The people therefore that stood by and heard it said that it thundered. Others said, an angel spake to him. So si Brother Branham, at that time, makikita natin, ikinonect niya itong scripture na ito sa thunders. Wherein, meron ding magaganap sa ating panahon na kung saan ikinubli ito sa karamihan. Amen. Para madagdagan natin yung pinaka-aktual na pangyayari sa panahon na ito, amen, ano yung mga tipo, ano yung mga nangyari sa panahon na yon na hindi malayo sa kaganapan din sa panahon na ito. Diba? Nung maluwalhati ang anak ng tao o ang ating Panginoon. Sa John chapter 13, verse 20. So, lot of scriptures. Pero maganda mapag madaanan natin para makita natin yung very essence. Sabi ni Lord, verily, verily, I say unto you, he that receiveth whomsoever I send, receiveth me. Sino mang tatanggap sa aking sinugo, ay ako ang kanyang tinanggap. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. When Jesus had said this, thus said, he was troubled in spirit and testified and said, verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. So it has to. Kasi sinabi niya, kailangan maluwalhati ang anak ng tao. So para maluwalhati, kailangan may magkakanulo. Amen. Then the disciples look one on another, doubting of whom he spake. Sino kaya? Tinginan sila. Eh sila-sila lang naman eh. Siyempre, tinginan sila. Sino kaya dito? Diba? Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. Nakakiling dun sa ano, dibdib ng ating Panginoon. So alam natin yun, yung si John na doon sa pinalabas ni Brown, si Mary Magdalene daw yung naka nung nakasandal doon sa bosom ni Lord. Pero alam natin, it was John. Simon Peter therefore beckoned to him that he should ask who it should be of whom he spake. Sila-sila na lang nandun, di ba? Kailangan pa nila ng picture. Kailangan pa nila ng magtatanong sa Panginoon at tinanong nga nila yung nakasandal doon sa bosom ng ating Panginoon. Then, he then lying on Jesus' breast, saith unto him, Lord, who is it? Sino ba yun? Jesus answered, he it is to whom I shall give a sop when I dip it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. So maliwanag naman kung saan ko ibibigay, siya yung magkakanulo sa akin. Di ba? O kaya yung iba nag-iingat. Baka sila yung mabigyan. So alam natin ano? And after that sop entered, Satan entered into him. Then said Jesus unto him,
that thou doest, do quickly. Kung ano yung nakatalaga sa iyo, gawin mo nang madali. Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him. Hindi nila mapagtanto eh. Hindi nila maintindihan. So ito yung kanilang haka, kuro-kuro. For some of them thought, because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, buy those things that we have need of against the feast, or that he should give something to the poor. So yun ang isip nung iba. Ah, kasi siya yung may hawak ng bag, baka may pinabili lang si Lord para sa piyesta o kaya ibibigay sa mahihirap. He then, having received the soap, went immediately out, and it was night. Amen. Yun na yung hudyat na siya ay lumisan. Amen. Siya ay umalis. Diba? Ganon din dito sa panahon na ito. Therefore, when he was gone out, Jesus said, now is the Son of Man glorified. Maluluwalhati na ang anak ng tao. And God is glorified in him. Ang Diyos ay maluluwalhati sa kanya. If God be glorified in him, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him. Diba? So ang Diyos ay naluwalhati. Amen. Paano? Diba? Yun na naman ang tanong. Kasi kailangan matupad ang kasulatan. Kailangan mangyari kung ano yung nakatalaga. Sabagkat sa pamamagitan nun, maluluwalhati ang Diyos. Kung maganap, mangyari ang kanyang kalooban. Amen. Now, to move further sa John chapter 17, verse 1-6. These words spake Jesus and lifted up his eyes. By the way, tuloy-tuloy na yon after na siya ay ipagkanulo, right? Dumana siya, sabi ng prophet. At that time, napakaraming scriptures ang napulfill sa very short time na yon hanggang sa kanyang glorification. But hindi lang yung nag-glorify siya, na-change yung kanyang body into a glorified body, pero importante, yung salita ng Diyos, yung word para sa time na yon ay nagkaroon ng kaganapan. So doon naluluwalhati ang Diyos pag nangyari, naganap ang kanyang sakdal na kalooban. Amen. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. Yun ang binigay niya. Yun ang nasa kanyang kapangyarihan. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. O, sabi ng iba, tignan mo, iba yung true God at iba din si Jesus Christ kasi may end dun sa pagitan. Grabe, no? Dito sa end time yan, ha? Sabi niya, I have glorified thee on the earth. Amen.
I have finished the work which thou gavest me to do. So how God was glorified, yung kanyang kalooban, yung kanyang sakdal na kalooban, yung kanyang layunin ay nagkaroon ng kaganapan. At doon naluluwalhati ang Panginoon, right? At sa huling panahon na ito, remember he said, I have both glorified it and I will glorify it again. Mauulit. Right? Kailan? Diba? I have glorified thee on earth. I have finished the work which thou gavest me to do. And now, O Father, sabi niya, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Amen. What a statement. Amen. Glory, luwalhatiin mo ako sa iyo rin nang kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Sa 6, I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Amen. Now, sobrang haba, talun tayo doon sa verse 20. Hanggang 24. Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. Amen. Hindi lang sila, yung mga nandun sa time na yan. Kundi meron ding tatanggap. Kahit hindi nakasama ang Panginoon, maniniwala sila sa mga sinulat nila bilang saksi. Right? That they may all be one, as thou, Father, art in me, and I in thee. That they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, kanina, before the foundation of the world, yung glory nasa kanya. And the glory which thou gavest me, I have given them. Ibinigay ko sa kanila. That they may be one, even as we are one. May the Lord bless His word. We talk about the glory which thou gavest me. It was the Lord speaking. I have given them. So maulit-uli, right, na maluwalhati ang Panginoon. Kailan yun dito sa ating time? Kung titignan ninyo, halos ganun din yung scenario. Right? Amen? Maraming tatalikod sa totoo. Right? Sa katunayan, ngayon ay, amen, hinahanap nila yung revival. Dahil nawala ang revival. Because every time na ang Panginoon ay kumikilos, may revival, but hindi na nanatili yung revival. Right? Hindi na nanatili yung revival para sa lahat. Pero may mga elected, predestinated, na hindi nawawala yung revival dahil alam nila ano yung perfect na kalooban ng ating Panginoon. Patuloy na nasusundan nila. Oh, wag na nila. Natin kung ano yung dinadaloy ng ating Panginoon. Pero sa kanila, wala na eh. And that's the reason why, amen, nagpapabricate na lang sila, gumagawa sila ng sarili nilang fire. Amen. Kung ano-ano na lang ginagawa nila, right? Dahil hindi na sila makasunod dito sa daloy na ito ng ating Panginoon. But for us, amen, glory, naluluwalhati ang Panginoon. Diba? Sa pamamagitan nung kanyang salita na nagkakaroon ng kaganapan. At ito ngayon ang nangyayari sa panahon na ito. So, kinonek kanina ni Brad Banham or yung nabasa natin na first scripture dun sa John chapter 12, ikinonek yan ni Brad Banham sa napipintong mangyari.
Amen, sa panahon na ito. Right? Kasi bago mangyari yung hinihintay natin, kailangan munang merong gaganap nung kung ano yung kanyang binigkas. Amen? Now, there's a lot, but para ma-ano lang natin, ma-sum up lang natin. Sabi niya, now, let's begin with the 23rd verse of St. John 12. So, yun yung nabasa natin una. Right? So, ayon sa mga nadaanan natin na mga scriptures, amen, isa yung binabanggit ng ating Panginoon na maluwalhati yung anak ng tao. Sabi niya, Now listen, hear now, real close. Sundan niyo itong mabuti, pakinggan niyo itong mabuti. Then you won't have to wonder no more what it is. Hindi na kayo magtataka. Or hindi na kayo mabibigla. Amen. And Jesus answering them saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. See, you're at the end of an age there. Saan? Sa time ni Lord. Amen. Kasi aabot na siya dun sa finish, yung ending rather, yung finishing ng kanyang ministry. Diba? At ang dulo ng kanyang ministry ay ano? Glorification talaga. All the way. Amen. Hindi lang yung na-glory niya ang Panginoon because na-fulfill niya, na-manifest niya yung word sa kanyang day, inabot niya yung tinatawag na glorification physically. Right? And Brother Branham said, you're at the end of an age there. His ministry is ending. Ngayon, ang tanong, yung ministry ba natin ay patapos na rin? Yes. At ang dulo niyan ay ano? Glorification. Same. Now, sabi niya, the hour is come that the Son of Man should be glorified. Tignan niyo yung statement, should be glorified. Bagamat nangyari sa time na yun, remember, the voice said, I will glorify it again. Kailan? Dito sa ating panahon. Amen. Kaya nga sabi ko kanina, pareho eh. Kasi nung panahon na yan, mga kapatid, amen, hindi na natili na solido ang nandun kasama ng ating Panginoon. Merong mix. Di ba? Merong nahalo dun. At yun ay kailangan na rin mawalay. Kailangan na rin mawala. At hindi lang basta mawala, yun mismo ang nagkanulo sa kanya. Di ba? Nung bigkasin ni Lord ang deep things, nung mag-preach na siya ng third pull, mga kapatid, remember, lahat ng mga hindi solid ay unti-unti nang nagkalasan. Alam nyo, ang tagal nang kumalas yung mga hindi solid sa message na ito, matagal na. Nung sinabi ni Lord, maliban na kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay. Doon pa lang, mga kapatid, sabi nila, sinong makakagawa nito? Sinong makakaunawa nito? Kaya, yung mga close sa kanya, di ba? Mga inutusan niya sa ministry, ay nagtalikuran na. Ilan ang natira? 12. Anong sabi ni Lord? Di ba? Oh, ba't nandito pa kayo? Anong ginagawa niyo pa rito? Anong sabi ni Peter? Lord, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan.
Sabi ni Lord, ang isa sa inyo ay sa diablo. So, hindi pa pure sa time na yan, pero nung big kasin ng ating Panginoon na kailangan na mag-glorify yung Son of Man, kumalas na yung hindi puro. Nasusundan niyo ako, mga kabatid, kung ano yung nais kong sabihin? Kumalas na. Kailangan para mag-glorify ang Panginoon sa panahon na ito, kailangan puro na. Hindi basta-basta si Judas, remember, he was instructed with all the truth. He preached the truth. He cast out devil in Jesus' name. But he cannot go all the way to the Word of God. Hindi siya makapagpatuloy all the way to the Word of God. Amen. Sino lang magkakapagpatuloy all the way to the Word of God? Yung Word of God. Sino yon? Walang iba kundi yung Word Bride. Sila lang ang makapagpapatuloy at aabot sa tinatawag na glorification. Remember, it was a strong statement, mga kapatid. Amen. Yung kaluwalhatian na nasa akin bago itatag ang sanlibutan ay ibinigay ko sa kanila. So, hindi natin kinuha yung gloria. Hindi natin kinuha yung kaluwalhatian. Sa atin pala talaga yun. Diba? So, kanina nabanggit ko, hindi lang agad tingin natin doon sa physical. Kailangan muna maluwalhati siya, amen, sa pamamagitan ng salita niya na magkaroon ng kaganapan. So sabi niya, what about the hour has come that when his bride must be taken away? Kailangan na rin yung bride alisin. Amen. Naniwala ba kayo, mga kabatid? Yes. Sa katunayan, spiritually speaking, inalis na tayo ron eh. Sabi niya, inalis na tayo sa church. The church and the bride has been separated. Anong church? Yung nominal church will go through the tribulation, but the bride has been taken away. Diba? Amen. Para ipulfill niya, maluwalhati niya, amen, ang Diyos sa panahon na ito. Diba? Kasi naluwalhati ang Diyos sa atin. Diba? Sabi ni Brabanam, amen, hindi sinabi ni Paul na ako ang kaluwalhatian. No. They glorify God in Paul. Why? Kasi ipinamalas ni Paul kung ano yung itinalaga sa kanya ng Diyos. At doon naluluwalhati ang Panginoon. Amen. Pag nagkaroon ng kaganapan ng kanyang salita. So sabi niya, what? That the hour has come, that time shall be no more? Yes. Remember, we are no longer in the seventh. We are now on the eighth day. Sabi ng prophet, when you hit the eighth, you enter into eternity. Amen. Nandun na ba kayo sa eternity? Yes. Not that flesh. Amen. Alam natin i-position. Sabi ng prophet, in your flesh, you are still there. But, there's ongoing change in that body. May change ng atoms right now. Higit sa lahat, amen, yung creator of all things ay nandyan. Sinabi ba yan ng prophet? Yes. Because God never changed. He is the same God, amen, that created those frogs, same God that changed water into wine. It's the same God that is in us right now. Which is His church, sabi niya. Right? Amen. The angel is ready to set one foot on land and the other on the sea with a rainbow over him with feet and say, time's run out. Remember, it's already a history. Amen. Nangyari na ba yan? Yes. Nung 1963 pa. And it's been 60 years. Mula 63, 2023 na tayo ngayon.
60 years na, senior na, mature na yung message na ito, and we are now ready. Mature na eh. Diba? And beside that, he raised up his hand and swore the time would be no more when this happened. How perfect it is. A sworn affidavit to the church. May sumumpa eh. He swore. Just like in the time of Abraham, he swore by himself. Amen. It's a sworn affidavit na God is obligated to fulfill His word. Ano yun? The hour has come that the Son of Man should be glorified. Verily, verily, I say unto you, binasa niya, except a corn of wheat falls into the ground and dies, it abides alone. But if it died, bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it. And he that hateth his life in this world shall keep it unto eternal life. Life eternal. If any man serve me, let him follow me. And where I am, there also my servant be. San man ako naroon, ganun din kayo. San siya naroon ngayon? Ano yung kanyang position? Yun din ang ating position. If any man serve me, let him, him will my Father honor. Now is my soul troubled. You say, well, him coming to the end of the road, and you got trouble. What does it make you think when some great spiritual something happens that troubles you? Actually, hindi na tayo apektado eh. Amen. Binasa niya yung scripture. Now is my soul troubled. And what shall I say, Father, save me from this hour? But for this cause came I unto this hour. Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. The people said, that stood by, that heard, they said, it thundered. Saan niya kinunik? And when the Lamb took the book and broke that first seal, God spoke from His eternal throne to say what the seal was to be revealed. But when it's placed before John, it was a symbol. When John saw it was still a mystery, why it wasn't even revealed right then. It cannot be revealed until what is said here at the end time, but it come in a symbol. So kinonek niya ngayon yung thunder. Amen. Nung ni-reveal yung nilalaman ng seals, every seal, it was a thunder. But this time, sabi niya, hindi yung utay-utay na thunder. Amen. It was 7 consecutive thunders. Right? And sinabi niya, it's relaxing time. Bakit? It's time really for us to know. Amen. What we are doing is pleasing to His sight. Amen. Bakit? Ito ang kanyang kalwalatian. Ito ang kanyang kaluguran. Makita yung kanyang bride, alam na nila kung ano yung kanilang position. Malaman ng bride ano yung kanilang ministry. Malaman ng bride why we are here to begin with. Agidigit sa lahat. Amen. Nakilala nating lubusan kung sino ang ating groom. Amen. At we are now 100% any moment from now. Kung tayo ay alisin, we are all ready. Bakit? Our existence, our manifestation ay kalwalhatian sa Diyos. Amen. Yung mismong manifestation natin ay kalwalhatian ng Diyos. Nung dumating ka, nalaman mo kung sino ka. Ano yung scripture mo sa panahon na ito? Ang Diyos ay nalwalati. Amen. Tama mga kapatid? Hindi dahil gumawa ka ng kakaiba,
Dahil gumawa ka ng special na bagay, hindi po ganun. Malaman mo lang kung sino ka, na ikaw yung binanggit ng ating Panginoon, na resulta nung kanyang pagbibigay ng kanyang buhay, di ba? Maliban na mahulog ang butil at mamatay, hindi ito dadami. Maliban na ma-recognize mo na isa ka doon, amen, wala pa rin. Hindi ka masaya. At hindi malulwalhati ang Panginoon. Pero kung malaman mo na kung sino ka, alam mo ano yung reason why you are here, and then, naluwalhati ang Panginoon. Now, sabi niya rito, mga kapatid, hindi ito galing sa dunong ng tao. Hindi ito dahil sa magaling tayo, marunong tayo, may nagawa tayo. Hindi, ito lahat ay gawa ng ating Panginoon. Nasabi niya, now we come to a conclusion. Medyo mahaba to konti, but just bear with me. We now come to a conclusion, such conclusion as we have already found in the Word. Nasa Word yan, sabi niya. Already found in the Word. As much as we believe in trying to find the oldest and best manuscripts to get the best record of the word possible, we will never get the true meaning of it by study and comparison of scriptures, sincere as we may be. Hindi po ganun. Hindi po yung sipag natin na magbasa. Hindi po yung galing natin na mag-analyze. Diba? Hindi rin doon sa ating background nung tayo ay nag-aaral. Because why? This revelation is revealed even to the most illiterate. Bakit? Ang Diyos ang nagpahayag niyan eh. Kaya nga karamihan sa mga alagad, wala namang tinamong napag-aralan. So of course, hindi natin nila lahat. Diba? Pero, hindi ito nakukuha sa galing na magkumpara ng mga talata. It will take a revelation from God to bring it out. That is exactly what Paul said, which things we also speak, not in words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth. 1 Corinthians 2:15. The true revelation is God interpreting His own word by vindicating what is promised. Ayon, kakaiba ang binindicate niya sa panahon na ito. Bakit? Ang binindicate niya sa panahon na ito ay sarili niya. Di lalong naluwalhati ang Panginoon kasi ang binindicate niya, siya. Amen. Binindicate niya, sarili niya sa panahon na ito, sa anyo ng bawat isa. Remember, nabasa natin, maluluwalhati ang Diyos doon sa kanyang anak, di ba? Yung kanyang expression, di ba? Ngayon, yung kanyang expression ay nandito na, na-manifest na, di ba yun yung kaluwalhatian? Amen. Now, sabi, now don't let anyone be misled by what I have said and think that I do not believe in the accuracy of the word as we now have it. I believe this Bible is accurate. Lahat naman tayo naniniwala. Pero kapos tayo kung comparing verse to verse. Sabi ng prophet, in other places, it takes a prophetic class of people para maunawaan yan. Kasi yan ay malalalim na bagay sa Diyos. Jesus completely authenticated the Old Testament when here on earth, and it was compiled exactly as was our New Testament. Amen. Nasulat ang Old Testament, dumating si Lord. Sino ang higit na nakaunawa sa Old Testament? Di ba si Lord? Pumasok yung New Testament. Sino ang higit na makaunawa sa mga nangyari sa nakalipas na panahon? Di ba si Lord? In what form? Kayo.
tayo, naintindihan natin. At the day of Pentecost, merong nailuwal, merong nagsimula. Amen. Merong tinatayo ang Panginoon. At nalaman natin, tayo pala ay bahagi noon. At hindi na tayo yung panahon na para bang binubuo pa. Hindi po, kumpleto na yan. At nung nakumpleto na itong katawan ng Panginoon, nalwalhati uli ang Diyos. Grabe ito mga kapatid. Kaya nga, sabi ko last Wednesday, grabe, amen, ang pagpapala na ito ng Panginoon. Amen. Make no mistake about it. We have the infallible Word of God today, and no man dares take from it or add to it. But we need the same Spirit that gave it to teach it to us. At yan ang kulang sa karamihan. Ang ginamit, dunong, talino. Sabi ng Scripture, amen, the love of Christ that passeth knowledge, lumalagpas sa kaalaman, katalinuhan ng tao. Bakit po? Hindi naman sa kaalaman, sa talino ng tao. Ito ay personal na ipinapahayag ng Panginoon. Hindi sa lahat, dun lang sa elect. Parang kanina yung discussion dun. Amen? May pastor daw, sabi ni Brother Lito, na nagturo, pag yung tao daw, pag malapit na mamatay, at nagsisisi sa kanyang mga nagawa, at mananalangin sa Panginoon, tinatanggap daw yon ng Panginoon. Sabi ko, hindi. Hindi. Human nature yan. Pag malapit na siyang mamatay, nagsisisi yan. Hindi lahat pinapakinggan. So we have a lot of scriptures. Hindi lahat. Yung predestinated lang. Yung elect lang. Ang daming scripture. Hindi lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Sila lang na gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Paano magawa yung kalooban ng Ama kung hindi mo alam yung kalooban niya? So una-una, ipahayag niya muna yung kanyang kalooban. Amen. At nung malaman mo, hindi mo naman kailangan na ipabricate. Kasi nalaman mo na yan pala ang kalooban niya nung nagagawa mo. Hindi naman nauna, nalaman mo, tapos gagawin mo na. Dahil nalaman mo, mali yun, palso yun. Amen. Kaya pala, sasabihin mo, kaya pala, itong mga pinagdaanan ko. Because every footstep of the righteous is ordered by the Lord. Wala pong aksidente sa atin. May ginagawa na ang Panginoon magmula pa noon. Sa buhay natin, wala pa tayo sa Panginoon. May ginagawa na siya sa atin. May ginagawa na sa magulang mo. May ginagawa na sa lolo mo. May ginagawa na sa lolo ng lolo mo. Kasi kung wala siyang ginawa doon, wala ka ngayon. Amen? Di ba mga kapatid? Pakita si Brother Eric. Oh, how we need revelation by Spirit. By the Spirit. We don't need a new Bible. Hindi natin kailangan ng bagong Biblia. Amen? We don't need a new translation. Kasi kahit na anong translate mo dun sa Bible, kung wala namang Holy Spirit na nagtuturo, wala din. Though some are very good, and I am not against them, but we need the revelation of the Spirit. Amen. Right? Amen. And thank God, we can have what we need, for God wants to reveal His Word to us by His Spirit. Hindi mo naman gusto in the very first place, pero gusto ng Diyos eh. Kaya pwede niyang baguhin yung desire ng puso mo. Oh, lahat ba tayo, yun agad ang desire? Hindi.
Oh, kaya nga lagi naming sinasabi dito, ang desire namin, desire ko maging abogado. 'Di ba? Eh baka magkalabang kami ni Sister Jane sa korte. Kasi pangarap din niya abogada. So, 'yan yung ano natin dati, pero kaya ng Diyos i-twist lahat. Kaya niyang gumawa lahat ng sirkumstansya para sa panahon ng buhay mo madala ka dito. Iniisip mong mabuti ah. 'Di ba? O nga naman Lord, kung naging successful ako na abogado, tiyak wala ako dito. 'Di ba? Nandun ako sa trial court. Wala ako sa simbahan. Kaya nga ang Diyos talaga mga kapatid ay sovereign. Hindi natin pwedeng i-question ang Diyos. Kaya ang gagawin na lang natin, magpasalamat sa Panginoon at ibigay ang kalwalhatian sa Kanya. At doon siya nalulwalati. May God begin by His Spirit to give us continuous life-giving and prevailing revelation. We are so thankful. Kahit kailan, hindi nagkulang ang Panginoon. Oh, if the church could only get a fresh revelation and become by it the living word manifested, we would do the greater works and glorify God, our Father in heaven. Yun ang kalooban ng Diyos. Amen. Unang-una, ma-reveal sa atin, malaman natin. And then, of course, amen, higit sa lahat, magkaroon tayo ngayon ng kaunawaan, ano yung ginagawa natin dito. Right? Naluluwalhati pala ang Panginoon. Amen. Sa pamamagitan natin. Amen. Kaya kung buhay pa si Brother Branham, or nandito pa siya, even doon, wala man siya dito, nandun na siya, pero he knows. He knows it. Sigurong sinisigaw niya yon. This is it! This is it! Yun ang nais ng prophet na makita. Wala man siya dito, mga kapatid, siya'y masaya. At bago si Brother Branham maging masaya, mas may higit na masaya pa sa kanya. At yun ay ang ating Panginoon. Dahil nangyari, na nagaganap kung ano yung nandun sa kanyang kaisipan. Naluluwalhati uli siya sa panahon na ito sabagat merong nandito sa lupo na ito, buhay na buhay. Buhay na buhay. Alam nila kung bakit sila narito sa ibabaw ng lupa na ito. Alam nila kung ano ang papel nila sa dakilang programa na ito ng ating Panginoon. Hindi tayo nagbabaka sakali, hindi tayo nangangapa ngayon, saints. We know what we are doing. And we do this, amen, by revelation. At dito nalulwalhati ang ating Panginoon. Now, sabi niya, Lori, kaya napakaalaga yung opening ng seals. Kasi nung na-open ng seals, nalaman natin who we are. Amen. At higit sa lahat, alam natin, any moment from now, we're going home. Amen. Tulad ng sa ating Panginoon, kahit ganun ang ginawa sa Kanya, yun yung way para siya ay maluwalhati. Right? Yun ang way, mga kapatid, para siya ay aabot. Amen. Doon sa glorification. Amen. Now, sabi niya dito, I believe I read it last time. You know what happened? Notice they seen Jesus glorified. Saan yun? Sa Mount Transfiguration. That's all they wanted to see represented. Jesus glorified. You know what happened? Notice, sabi niya. Past tense. And then notice. That's
all they wanted to see represented Jesus glorified. And so is it today. We don't try to be some big person. Hindi eh. Kasi kung ikaw ay bride ng ating Panginoon, amen, sa katunayan, amen, hindi ka i-appreciate ng mundo. Diba? Pero, there is someone na nalulugod, naluluwalhati. At yun eh, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya remember, we are not men pleaser. We are God pleaser. Kahit na anong kontra ng mundo, ang mahalaga, alam mo, ito ay kalooban ng Diyos. Kaya nasabi ko kung minsan, kahit ikaw na lang ang tumayo, basta alam mo yan ay totoo, paninindigan mo yan. Same thing with this revelation na hawak ng bride. It's against to the popular opinion of the people. Pero, saan ba tayo? Amen? Kung natangay ka dun sa popular opinion of the people, ibig sabihin, wala kang kapahayagan. Amen? Pero kung mananatili ka sa kung ano ang dinadaloy ng Panginoon, nagpapatunay yan na meron kang tinanggap na kapahayagan na galing sa Kanya. Amen. We don't care what people say about us. Diba? Kahit anong sabihin sa atin. Diba? O mga ano, mga demonyo. Kasi ang co-equal ay demonyo. Paano naging sa demonyo ang co-equal? Ang demonyo ay lumagpas. Kaya hanggang ngayon, ganun ang kalagayan nila. Gusto nila mataas. Gusto nila yung mga kapatiran nanginginig pag sila ay nagsasalita. Gusto nila yung kapatiran ay tahimik, hindi dahil may kaunawaan, kundi takot. Alam nyo mga kapatid, inalis ng Panginoon ang takot ng bride. Diba? Ang ibinigay sa Kanya ay kapayapaan. Ang ibinigay sa Kanya ay kapanatagan. Inalis ng Diyos ang takot. Amen. At maaalis yung takot na yan kung alam mo yung pag-ibig ng Diyos. Pero kung hindi, mananatili kang takot. And for me, walang mababody change na takot. Ang mababody change ay yung may kagalakan. Kasi pinaka-importanteng element niyan ay exceeding joy. Our name ain't nothing. It's His name. Oh, kaya nga tayo ay binigyan niya mismo ng kanyang pangalan. Sabi ni Lord kanina, I manifested thy name. Ngayon, nung ibigay ang pangalan niya sa atin, na i-manifest ba natin ng tama? Yes. Hindi basta name yan. Remember, the name Jesus is what? To save the people. At hindi ka nilagyan ng name na Jesus, Mrs. Jesus Christ, if you don't have the power to save people. Hindi lang pangalan yan. Amen. Nakalakip lagi yung kanyang ministry. Our life, it's nothing. It's His life. It's His power, not our power. And there is only one thing that we love to do is to see Him glorified. How? Unang-una, sa atin. And how can it be when He's glorified in us by His resurrection that's in us? And we see Him represented again as He was today. Ano yun? Tulad sa panahon niya, amen, kinapuotan siya. Hindi siya maunawaan. He was rejected. Sa katunayan, ang tuloy nun ay crucifixion. At sa panahon na ito, we are also rejected. At ang dulo niya, crucifixion. Not at the cross, but behind the pulpit. Pero ang sunod ay ano? Glorification. So ngayon pa lang, nag-glorify na siya doon sa kung ano
ang tinatayuan mo. Amen. Tama, di ba mga kapatid? Kasi yung Son of Man must be glorified. Amen. Glory. Did you get that? See, our desire is not to be glorified. Our desire is not some big name. Our desire is not boost some church or make more in Sunday school or try to bring in, hug tie, push in, offer a picnic party. Ano pang iba? Feeding program. devotion. We don't say it's bad. Pero hindi yun. Hindi doon nag-glorify ang Panginoon. Or bring stars, buttons, or something else like that. That's not our desire. Our desire is to see Him glorified. Glorified what? Not with self-pride. Amen. But in us. Our lives. Anong lives? Yung hindi makabasag bula, hindi po. Yung life na alam ninyo. Yung reason why you are here. Yung buhay na alam ninyo kung saan yan galing. Yung buhay na saan yan patungo. Di ba mga kapatid? Nakita natin nung nakaraan, we are not citizens here. We are pilgrims. We are aliens. Pero sabihin mo yan sa kapwa mo, hindi nila maunawaan. Bakit? Ikaw lang nakakalam, sabi ng prophet, in the flesh, yes, nandito ka, ipinakanak ka dito, but in the spirit, you are from that immortal realm. Amen. But in us, our lives, to prove He is alive and living in us. Kaya, kinakanta ng mundo, alive, alive, alive forevermore. Hanggang kanta lang yan. Without knowing na He is really alive in us. Kaya pag may kumanta niyan, sasabihin nyo, ako. Huwag nyo yung parinig, babatuhin kayo. Alive, alive, alive forever. Ako. Kahapon, Lenten season, may kumakatok sa bahay. Ang sisipag nila mga kabataan, ang sabi, nais lang po sana naming iparating sa inyo. Ang ano, sabi ko, yung pag-alala sa kamatayan ng Panginoon. Sabi ko, ba't kamatayan ang inaalala nyo? Ang alalahanin nyo ay yung kanyang pagkabuhay. Sapagkat siya ay buhay na buhay ngayon. Buhay na buhay ba siya? Eh, sumisigaw nga, nagtataas ng kamay eh. If I can get myself out of the way, so when William Branham not even thought of, and you not even thought of, till we can see Jesus glorified among us. Siya uli ang natatanyag. Amen. Yung kanyang salita uli ay nagkakaroon ng kaganapan sa panahon na ito. Dati propesiya, pero ngayon, amen, kaganapan. Sino yun ang saksi? Sa panahon na yon, walang nakakaunawa doon maliban sa kanya. Kaya sabi niya, gawin mo nang mabilis. Kasi nauunawaan niya eh. Naiintindihan niya eh. Na kailangan mangyari yun. Nakasulat ba yan? Nakasulat. Ibebenta siya. Nakasulat ba yan sa proverb? Nakasulat. Kaya sabi ni Lord, gawin mo nang madali. Dahil alam niya, nauunawaan niya ang salita. Sa panahon na yon, siya lang ang nakakaunawa. Siya lang ang nakakaalam. Diba? Kaya nga sabi niya, ganun siya katapang, search the scripture. If you think you have eternal life, they are they that testify of me. Ngayon, ang tanong, sino nakakaalam sa mga scripture na nangyayari sa panahon na ito? Kayo! Tayo, alam natin, hindi tayo nangangapa. Diba? Kaya-kayabangan na naman ang tingin sa atin pag sinabi natin, search the scripture. If you think you have eternal life, they are they that testify of me. You are living epistle read by all men. At doon, naluwalhati ang Panginoon.
Right? Amen. Glory. Amen. See Him. That's our desire. Gives us the quickening power. And it gives us joy to know that we are with Him, both flesh and bone of Him, being the bride of Him, and seeing His same vindicated methods, proving in us that He is now risen from the dead. How? Nakita natin yan nung nakaraan. When He was risen, hindi na lang siya mag-isa. Nung bumangon si Adam, nung siya'y pinatulog, hindi na siya mag-isa. Amen. Meron ding bumangon na bahagi niya. Sino yun? Si Eve. Amen. Ang pagkakaiba lang sa atin, the same time, tayo, it took 4,000 years, 2,000 years. Right? At yan, nung 1963, nakita na ng prophet, sabi niya, kumpleto na yung kapahayagan kung sino ang bride. Kaya sabi niya, nakita ko siyang nakatayo sa kanyang mga paa. Amen! Diba? Eh si Brother Joe, kailan pinanganak? Ha? 1992? Bata pa pala talaga si Brother Joe. Eh ang layong taon ang lumipas, pero still, nakita ng Diyos sa perfect decreed season. Tatanggapin, i-enjoy ni Brother Joed ang message na ito. Amen. No wonder He said, fear not! Huwag kayong matakot! For now, notice, we are redeemed by Him and now risen with Him. That's what Easter means to the people. Risen with Him. We have His Spirit in us. The abstract title deed, the abstract deed, fully paid. Fully paid. Amen. So anong pangamba? Wala. Sabi niya, ine-enjoy na lang natin. Amen. Ang lahat. Amen. Now, sabi niya rito, maybe some of you has never thought deep enough to get into it. Ito malalim na bagay. Sabi niya, maybe some of you has never thought deep enough to get into it. Kasi masyadong complacent ang tao. Pero kailangan daw natin makita. Pagbulay-bulayan. Sabi niya, God has already glorified His church. So alam natin, i-position yan. Paano? Yung kanyang salita ay alam na ng bride. Alam na ng bride kung ano yung ministry niya sa panahon na ito. So sa John chapter 17, inisa-isa ni Lord eh. I have manifested thy name. Diba? Amen. Yung kalwalatian na nasa akin ay ipinahayag ko. Right? Pero sabi niya, hindi lang ako. Diba? May tinutukoy siya na ilulwalhati uli ang Diyos. Diba? Sino ba yun? Wala namang ibang lulwalhati sa Diyos. Nakita natin siya kanina, si Jesus Christ din. Si Jesus Christ by Diyos? Yes, pero ang Diyos ay nalulwalhati dun sa laman na yun. At siya ay malulwalhati sa mga laman na yan. God has already glorified His church. Those who He justified, He also glorified in the church, in Christ. If you're justified in Christ, you're glorified in Christ already, as far as God is concerned. May katuloy, as far as God is concerned. Because why? Ang Diyos kasi ay may capacity to see from the beginning to the end. Diba? Nakita niya na kung ano yung dulo mo. Kung paano niya nakita kung ano yung dulo ng kanyang ministry, nakita na rin niya kung ano yung dulo ng yung ministry sa panahon na ito. Ano ang dulo? Glorification. Pero ngayon pa lang, naluluwalhati na. Naluluwalhati na siya. Bakit?
Amen. Hindi na tayo nangangapa. Alam na natin why we are here. Amen. Jesus said, "Be therefore perfect even as your Father is in heaven is perfect." How could you ever be perfect? But in the sight of Christ, tonight, every born-again Christian is perfect. Sabi niya sa ibang quote, co-equal in His presence. E paano natin? Didi-deny yan. I'm just as perfect in God as Christ was. Very strong. Naluwalhati ang Diyos kay Christ. Naluwalhati siya sa iyo. Hindi ako niya na nagsabi. Sabi niya yun. I'm just as perfect in God as Christ was. Sino ba si Christ? Siya din eh. Sino ba kayo? Siya din eh. So nasusundan niyo mga kapatid. Amen. You are to every other believer. For it's not my holiness, it's His holiness. God can accept mine, I have none. But I come in Christ by faith, and by Christ, I'm in Him and perfect in the sight of God. Yun lang ang way. Are you part of Christ? Bride of, hindi lang part, bride of Christ. So ganun ang treatment ng Diyos sa atin. Amen. Saan niya hinugot na scripture? Romans 8. Diba? Oh, whom he justified, he called. Whom he called, he glorified. He justified. Whom he justified, he glorified. Amen. Glory. So sabi niya, pakita as Brother Eric. Look, by one Spirit, we're all baptized into one body and become members of His body. In Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but the Spirit. And a man that's in Christ, Jesus walks after spiritual things. To the world, it's carnal mind. It's foolishness. Di ba nangyayari ngayon yan sa panahon na ito? Kaya magalak kayo. Ang tingin nila, mga kapatid, foolishness. Ang ine-enjoy natin. Pero ine-enjoy natin, hindi naman sila, kung tutuusin, apektado. Di ba? Eh, huwag silang manood ng live streaming. Di ba? Apektado sila, nanonood naman. Di, huwag manood. Di ba? Oh. Bakit sila nanonood? Para magkaroon sila ng mensahe. Wala eh, natuyuan na eh. Di ba? Natuyo na yung brook of Cherit. Wala na eh. Kaya yung uwak sumuko na rin. Wala na siyang madala. Pero may woman. Di ba? May widow woman. Amen? Na hindi mauubusan. Sino kaya yung widow woman na hindi mauubusan? Tayo. Eh sila, patuloy pa rin sila sa Cherit. Eh natuyo na. Kaya gusto nilang sumunod. Amen. Doon sa widow woman. Kaso lang, sorry na lang sila. To the world's carnal mind, it's foolishness. But to them that believe, it's everlasting life. Amen. There you are. Oh, how marvelous. Then what can harm you? You're in Christ. And just as sure as God raised Jesus from the dead, we'll come in Christ. Yes, we've got to. God's done promise it. For just as sure as the body goes up, I'm in that body, I have to go with it. Grabe, mga kapatid. What a promise. Kaya tayo masaya. Ine-enjoy na lang natin. Amen. Glory to God. So, hindi na tayo, nagbabaka sakali.
Amen. Now, ilan na lang to? Sabi niya, paano tayo naluwalhati sa panahon na ito? Jesus said that, or the scripture says that, or the writers Paul, he said, those whom he justified, he had already glorified. Those whom he foreordained, he predestinated. So ito ay sa Diyos. Because in God, mga kapatid, it's good as finished. Pagdating sa Diyos, it's good as finished. Amen. Kasi ang Diyos, because of His, yung tinatawag na kapangyarihan, siya ay omnipotent, omniscient, omnipresent, He knows all things. Kaya pag tumingin siya, ang tinitignan niya lagi ay yung dulo. Kaya nasasambit na niya yung mga bagay na yan. Amen. Those whom He foreordained, He predestinated. Those whom He predestinated, He justified. Those whom He justified, He has already glorified. What is it? Oh my. Already glorified? Then if we are filled with the Holy Ghost, our fibers and beings has already been preserved in God. Grabe yan mga kapatid. Lahat daw ng mga fibers natin, mayroon ng change of atoms when we receive the Holy Ghost. There is a glorified body already waiting. And you have to go to it as soon as this is over. Those who He has justified, He's already glorified. Ngayon pa lang, naluluwalhati na ang Diyos. Kaya ang dulo niya, just like the Lord, glorified completely. Amen. Di ba mga patid? Hallelujah. Because why? We are united. We are already married. Sabi ng prophet, the abstract title deed, the abstract deed has been fully paid. Ano pa? Maubos yung battery natin. Kailangan pala natin. Amen. What a great thing it is today, Lord, to know that now we are united with one Spirit. Tayo lahat. Kaya nga tayo ay iisa lang. Kahit marami tayo, pero sa Diyos, iisa lang. Bakit? Pare-pareho tayo na unify, na unite sa isang Spirit. One Spirit. The Holy Spirit has got the Word in His grip. Comes in us. Yung salita na yan ay sigurado na. Ibig sabihin, wala ka ng kawala. Sure ka na. Amen. Wala naman siguro dito, nagdadalawang isip pa. Sure ka na. And what a great thing it is, what a privilege to cut loose from all the world. To unite ourselves to Jesus Christ. Yun na lang. Pero merong unity, unification na nangyayari. Una, na unify tayo, we are united with the Word. And then next, we will be united with our loved ones. And third, we will be united with the Lord. Yan ang sabi niya. And to think that someday in a physical form, with a body like His own glorious body, we will sit down at the table at the wedding supper. So, hindi ako nagsabi niyan.
So bago ka umabot doon, kailangan ka munang nakaupo, enjoying what the Lord is serving. Kasi kung hindi ka nag-enjoy dito, paano ka mag-enjoy doon? Di ba mga kapatid? Kung hindi ka nag-e-enjoy sa dulang ng Panginoon, baka ibang dulang ka nakaupo. Amen. Kasi may dalawang dulang ngayon. Dulang ng Panginoon at dulang ng Diablo, sabi ng Scripture, sabi ng Prophet. Baka akala mo, nandun ka sa dulang ng Panginoon, yun palang, akala lang yun. Kasi kung sa... baka naduling ka. Kaya akala mo, dulang ng Panginoon, yun pala, dulang ng Diablo. Pero isa lang ang ibubunga nito. Amen. Magkakaroon ka ng lubos na kagalakan. I-enjoy mo eh. I-enjoy mo yung mga present truths. Diba may nangyayari na sa kasalukuyan, yung iba abalang-abalang pinag-uusapan na yung darating. Diba? Hindi naman nila ma-enjoy ano yung kasalukuyan na nangyayari. Diba? Puro pinag-uusapan, anong kakainin natin doon. Eh ngayon, hindi nga nila alam kung ano yung kinakain nila eh. Salamat tayo sa panahon na ito. Alam natin kung anong kinakain natin. Amen. Hindi yan basta-basta. Hindi pangat. Ang kinakain natin ay hindi pangat. 7-course menu. Full course menu ang kinakain natin. Ine-enjoy natin yan, mga kapatid. Yung iba naman, dun ang pinag-usapan, dun na sila nakatingin. Nagde-debate anong kakainin. Kamuting kahoy ba o? Fried chicken o whatever. May mga sagot tayo dyan, pero i-enjoy natin sa kasalukuyan. Kasi ine-enjoy natin yung food in due season. Amen. We will sit down at the table, the wedding supper, and there be united and wed in a marriage to Him, to live as bride and bridegroom through all times that is to come, through a ceaseless eternity. Amen. Now, sabi niya, Lord God, may this not be just a mythical thought to the people, but may it become such a reality till such hunger and thirst will set into the people that they reading the newspaper, looking, listening at the radio and news and seeing each uniting time, the signs are flashing. So salamat sa Panginoon, mga kapatid. Our desire is to see Him glorified. Amen. And we are so thankful the glory that was in the Lord before the foundation of the world, He has already given to us. Kaya tuloy-tuloy na yan. Ngayon pa lang, amen, naluluwalhati na ang Panginoon. Amen. Because why? Ang nais niya makita, just like when the Lord was here, makita niya ang kanyang sarili. Amen. Remember, there was a voice which said, this is my beloved expression. This is my beloved son. This is my part of the earth that I please to dwell. Hindi lang ganon, hear ye him. And this is my beloved bride. Other parts of the earth that I am pleased to dwell. Kaso lang, yung kasunod, wala na makakarinig noon kundi tayo. Hear ye her. Eh wala namang ibang nag-e-enjoy ngayon sa tinig kundi tayo din. Kasi hindi yan nga ma-appreciate. Hindi yan ma-appreciate ng salibutan. Hindi yan ma-appreciate ng unbeliever. Hindi yan ma-appreciate ng make-believer. Ang maka-appreciate lang ay believer. Diba? Subukan niyong maki-join. Amen. Sa usapang Koreano. Wala. Tunganga ka doon. Bakit? Hindi ka makarelate. Karamihan ganyan ngayon. At ang pinag-usapan natin, heavenly language, usaping makalangit. Kaya hindi yan maunawaan ng tagamundo.
Ngayon, dahil hindi may unawaan niya ng taga mundo, anong gagawin nila? I-criticize nila. Subukan nyo. O, di ba? O, anong gagawin? Hindi makasabay doon sa mga Koreano. I-criticize na lang. Ba't nandito kasi yung mga yan? Dapat bumalik na sila sa Korea. Pero hindi tayo ganun. Yung iba lang. So, salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. We see Him glorified right now. At ang dulo nun, glory, nung lumabas na si Judas at ginawa na niya yung kailangan niyang gawin. Amen. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa glorification. At marami nang gumawa niyan. Amen. Bilang tao, ang pinakamasakit ay yung siraan ka ng dati mong kasama. Oh. Pero salamat sa Panginoon, lahat ng paninira nila, nakakarating din sa akin. Kasi yung mga sinasabihan nila, mas kilala ako eh. Di ba? Siraan na lang ako dun sa hindi ako kilala. Kasi hindi ako kilala. Di ba? Ngayon, kung sisiraan nila ako dun sa mga nakakilala sa akin, sorry na lang, wala akong inagrabyadong tao. Amen. Salamat sa Panginoon. God bless you, Brother Joet. Praise the Lord. Grabing mensahe sa ating sa hapong ito. Grabe yung mensahe, pagpapahayag ng Panginoon sa atin. Talagang ang mabanggit mo na lang ay pasasalamat sa Panginoon. Wala kang ibang banggitin eh. Kasi ganun kadakila ang salita ng Diyos na kung saan ipinahayag sa iyo. Di ba mga kapatid? Pero sorry, kasi nga ito ay hindi para sa lahat. Di ba mga kapatid? Sabi kanina, yun lang ang itinalaga ng Panginoon na kanyang justified, ayun yung kanyang niluluwalhati na. Di ba mga kapatid? So salamat sa Panginoon sa hapong ito na ang bunga ng mensaheng ito ay mag-enjoy. Sabi ni Pastor, hindi tayo apektado sa anumang mga sabi ng iba. No? Ang sa atin ay mag-enjoy. So kalakip yan, kagaya ng ating Panginoon, na meron ding kritiko sa kanyang panahon. Di ba mga kapatid? At nakita natin itong binasa kanina na mga scripture ay muli mga kapatid, nakita natin na ito ay mangyayari ulit sa ating panahon. At ang kagandahan nito mga kapatid, kasi ang Panginoon dito sa eksena na ito ay bantog na ang mga tanda na kanyang ginawa. Di ba? Nandiyan na yung bantog na yung ginawa niya na siya ay bumuhay ng patay doon si kay Lazaro, di ba mga kapatid? Kaya expect na ng mga parisiyong ito na ang daming nagsisunod sa kanya. Sabi kanina, sinalubong pa nga siya eh, kasi bantog na yung mga nakita na nila, yung mga tanda na ginawa ng ating Panginoon. Di ba mga kapatid? Kaya kaya hanggang sa pati yung mga Griego, ilan na mga Griego ay hinahanap na siya para sambahin din. Di ba mga kapatid? Kaya sabi ng mga parisiyo, tingnan mo. Wala tayong panama sa kanila. Ang dami nang nagsisunod sa kanya. Nagsiselos na ngayon kasi siguro yung mga tao na imbis na nag-attend doon sa kanilang mga pangangaral doon sa mga sinagoga, napunta na ngayon ang mga mata nila doon sa ating Panginoon. Kasi ang dami nang ginawa eh. Nagsiselos na ito, tingnan nyo. Wala tayong panama. Hindi tayo makapanaig niyan. Ang mundo ay sumusunod na sa kanya. Di ba mga kapatid? Kasi ganun na lang yung ingat din ng mga apostoli sa ating Panginoon. Di ba mga kapatid? Nung hinahanap na siya, kaya sabi ng hinahanap siya ng Griego, sabi ng scripture kanina, ay sabihin natin sa ating Panginoon. Di ba mga kapatid? Ang daming nagmamasid sa kanya ng mga parasiyo that time. Di ba mga kapatid? So, iningatan din nila ang ating Panginoon. Yung mga apostol na yun mga kapatid. Pero, ang sabi ng Panginoon na maliban, meron ng mensahe ang Panginoon na that time na hindi pa maunawaan ng mga apostol. Di ba? Sabi ng Panginoon, maliban na ang isang butil ay mahulog sa lupa at mamatay,
hindi ito dadami. Meron na siyang tinutukoy na kailangan talagang mangyari sa kanya. Di ba mga kapatid, na kailangan mangyari sa kanya yung mabayubay siya at mamatay kasi doon naman lalabas ang kanyang nobya. Di ba mga kapatid, sabi ng Panginoon, Ama, lulatiin mo ang iyong pangalan. Di ba, kumulog. Di ba mga kapatid, at ang sabi ng tinig sa kanya, nilululuhati ko na at lulalhatiin ko muli. Di ba mga kapatid, yung mga tao nakarinig, sabi ng mga tao, kinausap siya na anghel kasi, thunder, ano ba yun? Kulog sa Tagalog, di ba? Kinausap siya ng mga anghel. Kinausap siya ng anghel. Di ba? Sabi ng mga tao, ang sagot ng Panginoon, ang tinig na ito ay hindi para sa akin, para sa inyo. Amen. Di ba mga kapatid? At alam natin mga kapatid na mayroong tinig ngayon. Di ba mga kapatid? At sino itong tinig ngayon na para sa mga tao? Dumating ang tinig na ito, dumating ang bride na ito, hindi sa bride, sa kanyang sarili, kundi para doon sa mga tao. Pero hindi siya tatanggapin. Di ba mga kapatid? Sabi ng Panginoon, ang tinig na ito ay hindi para sa akin, para sa inyo. Di ba mga kapatid? So mayroon muli tinig ngayon, mayroong bride ngayon na para sa mga tao. Di ba mga kapatid? So naulit muli yan ngayon mga kapatid na nakita natin na ang daming kalagayan. Di ba? Maging si Philip, ang daming ganitong kalagayan kay Philip that time mga kapatid. Na ang Panginoon ay nagsabi ang Panginoon na siya yung daan, siya yung katotohanan at ang buhay. Di ba mga kapatid? So ang Panginoon, nung sinaysay ng Panginoon yan, nandoon yung mga apostol niya, mga disipulo niya, mga kapatid. Tingnan niyo mga kapatid sa John 14, ito ulitin natin. Kasi maraming ganitong kalagayan that time kay Philip. Tingnan niyo mga kapatid ha. Sa John 14:6, sabi ng Panginoon, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So walang makakapunta sa Ama maliban sa Kanya. Sabi ng Panginoon, mayroon nang maliwanag ang Panginoon na sinabi dito. If you had known me, you should have known my Father also. Sinabi niya nang ganon. And from henceforth, you know him and have seen him. Mula ngayon, nakikilala niyo na siya at nakikita niyo na siya. Sinabi na ng Panginoon yan. Pero si Philip, bagamat sinabi na ng Panginoon, nagtanong pa si Philip. Tingnan niyo mga kapatid, sinabi na ng Panginoon. Sabi ni Philip, ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na sa amin. Samantala, sabi ng Panginoon doon sa 7, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang nakakilala sa akin ay nakakilala na sa Ama. Di ba mga kapatid? Kaya sabi ng Panginoon, tagal na nating magkasama. Talo pa si Philip, talo siya ni Pablo. Talo yung sinabi ko. Kahit si Pablo hindi man nag-cross yung landas nila ng Panginoon, alam ni Pablo na si Kristo at ang Ama ay isa. Di ba? Sabi ni Pablo, siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Pero itong si Philip, kasamang-kasama niya, gusto pa niyang makita ang Ama. Di ba mga kapatid? At marami niyan ngayon na kalagayan. Sa kalagayan ni Philip. Meron ang nagpapakilala. Meron ang Diyos. Gusto pa nilang makita ang Diyos. Di ba? Ang nakakita sa aking nobya ay nakakita sa akin. Di ba mga kapatid? Nagpapakilala na ang Panginoon. Di ba mga kapatid? At sabi ng propeta, yung ang tangkay ay iwinawagayway na. At ito ay iwagayway muli. Di ba mga kapatid? So ang daming ganun eh. At salamat sa Panginoon mga kapatid hanggang mayroong ministry ito ngayon. Di ba mga kapatid? May tinig ngayon mga kapatid na para sana sa mga tao. Di ba? That time, nandoon na ngayon yung mga silusong mga parasiyo kasi ang daming nagsisunod sa Panginoon eh.
Di ba mga kapatid, eh, bakit sila? Marami nang nakikinig sa kanya, marami nang nagsisunod sa kanya. Di ba mga kapatid? Eh tayo kung pakitaan lang ng mga tanda na ginawa ng Panginoon, wala naman tayong binuhay na patay. Pero yung dating kalagayan na patay, ngayon ay buhay na. Di ba mga kapatid? Yung mga dating hindi tuwid yung lakad sa pamamagitan ng ministry ng Panginoon, tuwid na yung lakad. Tuwid na yung kaunawaan. Di ba mga kapatid? So, kaya siguro nakikurious lang. Ako hanggat hindi ko mabasa at mapakinggan yung mga bato nila, parang wala lang sa akin. Pero pag mabasa ko talaga na ganun, grabe ang sa damdamin mo, maano ka rin eh. Di ba mga kapatid? Na para ba nga gusto nila nga, pero sabi naman kanina, kailangan mangyari yan. At pag mangyari na yan, ang kasunod ay luluhatiin ang Panginoon. Di ba? At naluluhati ang Panginoon, hindi naman siya maluluhati kung wala siya sa flesh eh. Sabi kanina mga kapatid, eh ngayon siya ay naluluhati sa pamagitan ng mga laman na yan. Di ba mga kapatid? Yung kanyang itinalaga, yung kanyang ginastified, yun yung sabi na is already glorified. Di ba mga kapatid? At doon din magagalak ang Panginoon pag ipahayag niya ang kanyang salita. Di ba? At mayroong mga kuha ng salitang ito na binigkas ng ating Panginoon. Kaya ka nagagalak ngayon sa mga bagay na yan na kahit paman, no? May mga mababasa mo talaga eh, kasi nababasa ko kasi sinisend ni Pastor, ba ganito pala yung mga taong ito? Talagang binabalita na nila nang ganon. Ay, joke lang yan, Pastor, yung sa live, yung ano, joke lang yon. Pero ang ano talaga nila, Pastor, kasi nagpapatayo ka ng sister. Yan talaga yung pinaka ano nila sa'yo, bakit daw nagpapatayo ka na? Di ba, mga kapatid? Eh, yun yung, eh, grabe itong mga taong ito. Namamalita na sa iba na nagpapatayo. Di ba? Eh, kung magtitestimony, eh, dapat nakaupo na rin. Huwag nang patayuin, nakaupo na lang. Eh, anong magagawa mo? Pinahayagan ng Panginoon eh. Di ba? Ang membro ay may bibig upang ibalik ang pasasalamat sa Panginoon. Ano yung tinestimony ng kapatid dito? Kung ano lang ding pinahayag sa likod ng pulpito ng ating Panginoon. Yun lang yung tinestify, di ba mga kapatid? At ganun agad. Eh, salamat sa Panginoon mga kapatid na naunawaan natin ngayon. Di ba? Yung comment nila sa'yo kasi ikaw ay nagpapatayo na ng sister. Magtitestimony, talagang tatayo yan. Mahirap naman hihiga. Di ba, natututo na nga tayo sa ating mga testimony. Dati, yung testimony natin, puro na lang kabigatan eh. Pero ngayon, yung testimony natin, puro na kagalakan sa Panginoon. Di ba, mga kapatid? Kaya, dito mo maano talaga mga kapatid na sa bagay na mga nangyari na ngayon, talagang malapit na. Di ba mga kapatid, talagang malapit na. Ang sa atin lang ay mag-enjoy. Di ba? At salamat, parang may challenge din yung buhay pag may kritiko. Di ba? So mahalaga yung kontrabida kasi hindi mo makikilala yung bida. Di ba? Love contrast yan. Para mag-glorify yung bida. Di ba? Kailangan siyang kastiguhin. Di ba mga kapatid? Kaya may mga uncute. Kasi nakikita yung cute, uncute, no? Salamat na lang sa mga hindi cute. Napunta doon, no? Love contrast talaga eh. Di ba mga? So, ang sarap maunawaan ng salita ng Panginoon.
di ba mga kapatid? Ang sarap, ang Panginoon ay mamamangha ka talaga. Ang Diyos na napakahiwaga. Di ba mga kapatid? Yung Diyos na hindi mo maarok ay talagang para maabot mo siya ay nakitulad sa mga tao. Ganon kahiwaga ang Diyos eh. Di ba mga kapatid? Ganon siya kahiwaga. Yung Diyos na naririnig mo lang kwento or sabi ganon mga kapatid, yung Diyos na naririnig mo ay dakila. Pero ngayon, yung Diyos ay nakakamayan mo na. Ganon siya kadakila eh. Ganon ang Diyos magpahayag sa simple na kapamaraanan. Di ba mga kapatid? So ang tao lang, dahil nga Diyos dakila, ay doon sa dakilang way nila kung paano ang Diyos, kung ano itong Diyos. Pero sa atin, simple lang pala ang Diyos. Di ba? Simple lang na ipahayag niya ang kanyang sarili. Amen. So, yun ang maraming ganong kalagayan, mga kapatid, na ang Diyos ay nagpapakilala na, pero pilit pa nilang gustong makita ang Diyos. Samantala, ang Diyos ay nasa eksena pa, gusto pa nilang tawagin ang Diyos na bumaba. Eh, nandito na nga eh. Sa eksena, mga kapatid. Kagaya ni Philip, nasabi ng Panginoon, ang nakita sa akin, ang nakakilala sa akin ay nakakilala sa Ama. Simula ngayon, nakikita niyo na siya. Tapos, biglang sabi ni Philip, ipakita mo sa amin ng Ama, sapat na sa amin yun. E samantalang kakasabi lang ng Panginoon. So, ganun ang tao, mga kapatid. Ngayon, di ba? Merong Diyos na nagpahayag sa simpleng kapamaraanan. Di ba, mga kapatid? At as, of course, sabi nga sa atin kanina, hindi naman kasi nag-start ang Panginoon doon sa araw ng Pentecost. A Pentecostal, di ba, mga kapatid, sa Pentecost? At ngayon, nabubuo na ngayon eh. Di ba? So, ang Panginoon muli, sabi kanina sa atin, parang kagaya lang din na ang Panginoon ay iwinagayway muli sa ating time. Di ba? So, hindi rin nila napagkilala at napag-unawa ito. Di ba? So, ulitin ko yan, pagbasa. Sabi ng prophet, sa it is the rising of the sun. It is the rising of the sun. Di ba, mga kapatid? And to be with again, we realize in the last day, according to Luke 17:30. Alam natin, yung Luke 17:30 ay, ano yan eh, yung pag-revealing of Son of Man. Di ba, mga kapatid? Doon sa condition na kung saan, kagaya sa mga araw ni Lot, kagaya sa mga araw ni Noah, gayon din ang pagpapahayag ng anak ng tao. So, nandito na rin tayo sa kalagahin na ganyan. Di ba mga kapatid? So, itong Luke 17 ay nangyayari din ngayon. In the Sunday again. In the day that the is-o-in of man will be revealed. Or, sabi ng ganon, weep again over the people. Tingnan mo, iniweep siya muli sa mga tao. Now, sabi dito, who is the Son of Man? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. And if all the teaching that we have and confirmation of the Word of God by Word of God, by signs, by wonders, we see today in the book of Luke here that as we just quoted from Luke 17 chapter and the 38th verse and Malachi 4 and the different scripture that we are acquainted with, that word again is weave over the people. Di ba mga kapatid? So ang Panginoon, nakita natin na hindi talaga nagkulang ang Panginoon. Nakagaya ng sabi niya na may tinig na mula sa langit na ang sabi niya, ang tinig na ito ay hindi para sa akin, kundi para sa inyo. Kaso lang, sinarhan nila ang kanilang mga tainga. Di ba mga kapatid? So sabi niya,
over the people that the dead tradition of man is dead. Kaso lang ayaw talaga nilang mawala itong tradition eh. Di ba mga kapat, mayroong salita ang Diyos na para yung tradition sa kanila ay mawala. Kaso ayaw nila mga kapatid. So and the Son of God is alive again with the baptism of the Holy Ghost Spirit right among us and is giving us life. Di ba? And as Christ was the first one to raise from all the prophets and so forth, although type in many places, he was the first fruits of those that sleep. Antindi na nga eh, pero sabi niya siya yung buo ng bunga ng mga natutulog. Di ba mga kapatid? In the bride, sabi ng ganon, coming of Christ. So mayroon muling pagpapakilala ng Panginoon. Di ba mga kapatid? So ang gusto nilang hanapin, yung paring groom eh. So mayroon ngang pinakilala ang Panginoon, mayroon ngang pinakilala coming of Christ in the bride form. Ayaw nila itong paniwalaan. Di ba mga kapatid? Coming of Christ, coming out of the church, there will have to be a sheep with again in the last days. Mayroong muling iway na gayway na tungkos o tangkay sa huling mga araw. Nagaganap pa ito, nagaganap. Di ba mga kapatid? So ang tao ganun kabulag eh. Pero salamat sa Panginoon, alam natin kung sino itong iwinagayway. Sabi ng ganun, weaving of the sheep. What was the sheep? The first one that comes to mature, the first one that proved it was a wheat, that proved it was a sheep. Nangyari ang Panginoon, sabi ng Panginoon. Di ba mga kapatid, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay dadami. Pero hindi, that time, panigurado, hindi pa nauunawaan ng mga disipulo. Di ba? Alam ng Panginoon yung ministry niya, ng pagpaparito niya, na kailangan siyang mailibing para naman mailuwal ang kanyang nobya. Meron na siyang minsay, that time eh. Di ba? Ako yung trigo na kailangan mahulog at mamatay upang dadami ito. Di ba mga kapatid? Ay, alam natin ang ginawa ni At alam natin ang ginawa ni Pedro. Di ba mga kapatid, ang sabi ni Peter, aba, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Di ba mga kapatid, ang grabing sagot ng Panginoon. Di ba? Lumikod ka. Satanas pa ang sabi niya. Di ba mga kapatid, o tingnan nyo mga kapatid, lahat ay naniniwala na ang Panginoon ay hindi nagkakasala. Kasi alam natin, sabi ni Pastor, siya ay Immaculate Conception. Pero kahit virgin birth siya, mga kapatid, di ba, gumawa ba siya ng gawa ng tao na nagkakamali din? Or sabihin natin, kasi yung, hindi matindi yung pag sinabi niyang Satanas. Di ba? Eh grabe pag magsalita ang Panginoon. Di ba? Kung ikumpara doon sa mga nandoon na nanatili sa mga sinaguga, ay hindi man kayang gawin kasi mabait pa nga. Peace be with you pa nga eh. Di ba mga kapatid? So, ganun ang ginawa ng Panginoon. So, sabi niya, the first one that come to mature, the first one that proved it was a wheat, that proved it was a sheep. Hallelujah! I'm sure you see what I'm talking about. It was wept over the people and the first time there will be comfort for the bride age, for a resurrection of out of dark denominationalism will be a message that the full maturity of the world has turned back again to its full power. Nangyari yan, nangyari. And being wept over the people by the same signs and wonders that he did back there. Di ba mga kapatid? Eh wala naman tayo. Ano ba yung mga tanda? Binasa kanina eh. Kaya ang daming nagsisunod sa kanya kasi ang daming mga tanda na ginawa niya. Nagbuhay ng mga patay. Di ba? Pero
Ministry ba ng prophet yan? Ay, ministry ba ng bride ngayon sa huling araw? Yes! Di ba? May mga sakit na kanilang pinapagaling. Nilihans nila, mga kapatid, hindi. Literal na sakit. Ang dami ngayong nilihans ng bride sa pamamagitan ng salita, sila ay gumaling. Sa kanilang mga sakit, same na tanda ang ginawa ng Panginoon, ganun din ang ginawa ng bride ngayon. Di ba, mga kapatid? Sabi ng ganun. Because I live, you live also. So sa atin na ito, you live also. Patungkol na sa atin ngayon ito. Because I live, ye live also. Di ba mga kapatid, panahon na ito ng bride. Speaking to his wife, because I live, ye live also. What a resurrection that was. And what a resurrection this is. Di ba mga kapatid? Ang tao namangha lang doon sa nakaraan. Pero hindi nila alam, mga kapatid, mayroong resurrection na gaganap ngayon. And what a resurrection this is. To be quickened from the dead, to made alive in Christ Jesus by God's quickening power. He was waved to them, the word, which he was way back to them on the day of Pentecost, the word made manifest. Now, and as I say, it's to be waved again in the last day. Amen. You say, sabi ng ganon, it's to be waved again in the last day. Diba? Dito natutupad yung sinabi ng Panginoon na siya ay luluwalhatiin muli. Di ba mga kapatid, sabi ng Panginoon, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. At ang sagot sa kanya, niluwalhati ko na at luluwalhatiin ko ito muli. So ibig sabihin, ang pangalan ng Diyos ay maluwalhati muli. Saan? Sa pamamagitan ng mga katawang yan. Di ba mga kapatid, ang layo ilang taon hanggang ngayon, ang tagal mga kapatid, di ba? Pero patungkol sa panahon natin ang sinasabi ng Panginoon na luluhatiin niya muli. Di ba mga kapatid? Nang sabi ng prophet, 2,000. Di ba? Iwinagayway muli itong tangkay na ito at ngayon ay iwawagayway muli sa mga tao. Di ba? Pinakilala ito. Di ba? Sa mga tao at ngayon ay ipapakilala muli. Sabi niya, and the Son has got to be rebuilt again. Di ba? Yung anak ay ihahayag muli. And the Son has got to be rebuilt again in the bride in the last day. Di ba mga kapatid? So huwag mo nang hanapin saan yung son na yan na mahayag. Dito itong bride. Amen. Siya yung nahayag sa huling mga araw. The quickening power has got to come. Quicken them out of this dead denomination and creeds to a living word of the living God. No, it quickened them to a new life. It does the same thing for us now. Notice then, they were so quickened in that quickening power. Nangyari ba ito? Nangyari, mga kapatid, sa atin. Listen close now. I'm trying to show you the quickening power wasn't only in their soul, but it was all over them. Not only the dynamics come in to quicken, but it quickens the mechanics. You see what I mean? They were so quickened till their tongues begin to speak in another language. Nangyari pa sa'yo? Nangyari. Dumating yung quickening power sa'yo at ngayon ikaw ay nagsasalita ng mga dila. Hindi yung sabi ni pastor kanila, chambalala, hindi ganun. Di ba? Yung inisip niya, yung sinasabi natin na speaking in tongues, ay yung makalangit na lingwahe na hindi lahat nakakaunawa nito. Di ba mga kapatid? Simple lang, pero hindi lahat nakakaunawa. Kasi sa kanila,
Para itong sabi ni Pastor kanina, parang salitang Korean. Yung sinabi ni Pastor, pero parang Arabo yung kanina eh. Siya lang. Parang Arabo yung banggit ni Pastor eh. Di ba mga kapatid, hindi na naunawaan ng ministry ng bride ay ano, meron silang nagsasalita ng to speak in another language. Heavenly language. Na kung hindi ka tagalangit, hindi mo ito maunawaan. Di ba mga kapatid, at salamat sa Panginoon na unawaan natin ito. Bakit? Galing tayo doon. Ito talaga yung lingwahe natin. Di ba mga kapatid? Begin to speak in another language. They were so quickened by the power of the resurrection of Christ. Di ba mga kapatid? At palagi nating sinasawi mga kapatid na ang kapangyarihan ng pagkabuhay muli ni Kristo ay yung kanyang nobya. Di ba mga kapatid? Hindi man natin nakita ang Panginoon literally na talagang bumangon doon sa kung saan siya inilagak. Diba? Ang Panginoon ay meron palaging ebidensya sa mga tao na siya ay buhay na buhay. Diba? Ano ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang nobya? Ito yung patunay ko na ako ay bumangon muli sa mga patay. Hindi nila maunawaan yan. Kasi paano sa kanila, mga kapatid, ay parang dila. Tayo ay nagsasalita ng mga dila. They were so quickened by the power of the resurrection of Jesus Christ until they laid their hands. They were so quickened with quickening power till when they laid their hands upon the sick, they got well. Nangyari ba yan, yung tanda na yan? Na pag meron silang inili hands, yung may sakit ay ano, nagiging well, nagiging mabuti, nagiging umayos ngayon. Ito ngayon yung ministry ng bride. Yung dati may mga sakit. Dahil nilihans nila, hindi literal na lihans na ganun. Hindi literal na sakit at nilihans mo, kundi marami spiritually, mga kapatid, maraming may sakit ngayon. Pero salamat na lang, merong kamay ang Diyos upang sila ay gumaling. Di ba mga kapatid, ginamit yung live stream para yung may mga sakit ay gumaling. Yung mga dati, hindi yung mga lakad ay hindi matuwid, ngayon ay matuwid. Ibig sabihin, nandoon na yung kaunawaan nila patungkol sa mensahe. Di ba mga kapatid? At yung ministry na yan ay nangyayari yan mga kapatid. When they laid their hands upon the sick, they got well. It quickened your mortal body. They were healed by laying on their hands. Yun yung ministry ng Panginoon ngayon mga kapatid. Alisin yung mga nandoon pa, napa sa ilalim pa ng mga denominasyon at credo ng tao. Matinding sakit yan. Diba mga kapatid? At salamat na lang may mensahe ang Panginoon. Upang sila ay gumaling sa kanilang sakit. Diba mga kapatid? At salamat sa Panginoon. Naunawaan natin yan ngayon mga kapatid. Kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kasalukuyan. Diba? Ang atin na nga lang eh. Diba sabi ni Pastor, tingnan nyo ang tao. Madalas lingunin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa nakaraan. Diba? Gusto nga ipakita na alalahanin yung pagkamatay ng ating Panginoon. Kasi ang sa kanila ay talagang mabagbag yung damdamin mo. Tingnan mo ang Panginoon dahil sa atin nagpapako na matay. Pero salamat sa pagnaunawaan natin kung ano ba yung ano ang purpose nun. Bakit niya ginawa yun? Para malulahati siya muli. Di ba mga kapatid? Yun ang purpose ng Panginoon eh. Kaya ikaw ngayon, masaya ka. Di ba? Sa mga kahit anong mga sabi ng iba. Di ba mga kapatid? Eh hindi naman. Di ba? Wala pa naman akong nakita dito na sister na nag-preach sa likod ng pulpito. Di ba mga kapatid? Porkit may tumayo dyan, nag-testimony, at tinan mo, pinapatayo na. Diba? Eh kung
Kung meron namang sister na humiga ang mag-testimony, issue na naman. Tingnan mo si Henry. Kawawa yung sister, nag-testimony, pinapahiga. Eh, hindi ka na ngayon, saan lulugar? Kawawa naman sa kanila yung mga sister. Pinapahiga ni. Pag pinapatayo, tingnan mo, pinapatayo. Ano lang yun. Ang tao, hindi mo maunawaan eh. Di ba? Mas lalong matinding issue yun. Pag mayroong pinagpatestimony at nakahiga, at nakaupo. Di ba mga kabatid, eh, salamat sa Panginoon. Ay, grabe ang Panginoon talaga. Grabe ang ginawa ng Panginoon sa maliit na iglesia na ito. Di ba mga kabatid, kaya ang maibalik mo sa Panginoon, kundi pasasalamat eh. Salamat Panginoon sa pagpapahayag mo ng balansi. Di ba mga kapatid, kaya tayo ay aalis na. Di ba, so God bless at magandang hapon sa ating lahat. Thank you, Lord. I glorified again, sabi niya. Paano daw nag-glorify ng Panginoon? Ayon sa narinig natin, yung word nagaganap sa iyo. Yun ang glorify. Saan ba nagaganap ang word na yun ngayon? Sa kanyang bride. I glorify it again. Ganun ang kasi kumisan may sa buhay natin may mga nangyayari. Kung ano man ang hinaharap natin. Pero may purpose ang Panginoon para mag-glorify siya. Minsan pagsubok, no? Dahil dun sa pagsubok, magaganap ang salita, mag-glorified siya. Personally sa atin, no? Talagang ganyan ang glorification. Pero malawak ang sinasabi ng Diyos. Pero ang narinig ko, tingnan natin yung dulo. Maraming glorification ng Panginoon nagaganap. Pero hindi lahat nakaabot sa dulo. At yan ang pinaka-importante. Anong dulo? Glorified body. Kahit na testimony ka dyan, may mga nangyari, nagawa, oo, nag-glorify talaga ang Panginoon eh. Pagdating nag-glorified, kahit kanino, talagang mag-glorified. Ang tanong, kasama ka dun sa nangyari sa kanya? Ano bang dulo na Lord Jesus Christ? Glorified body. So, ganun din tayo. Like His own glorious body. Yun lang po. God bless po. Amen. Salamat sa Panginoon. At napakaganda yung na buksan ni Brother Joed about yung kasalukuyan na nangyayari. So, laging binabalikan ng prophet yung binigkas ng Panginoon na maliban na mahulog ang butil at mamatay, hindi ito dadami. So, salamat sa message ni Brabham. Alam natin na iposisyon. Kasi yung kanyang itinanim sa Day of Pentecost, uli itong nahulog sa Dark Ages. Kailangan, kasi kung hindi yon nahulog sa panahon na ito, baka hindi na tayo abutan. So, nagsimula uli yung pagtubo, reformation sa time ni Luther, sa time ni Wesley, sa time ng Pentecostal Age. Pero ngayon, wala na tayo sa Pentecostal age. Sabi ng prophet, we now enter in another age. At itong age na ito, ay muli na fulfill yung propesiya ng ating Panginoon na luluwalhatiin niya uli. Diba? At siya ngayon ay naluluwalhati dahil nakita na niya itong nobyan na ito ay nakatayo na complete.
sa kanyang paa. Sa katunayan, sabi ni Brabanam, the complete fullness of the Godhead bodily dwells in her. Amen. Kaya tayo ngayon ay hindi nangangapa. Di ba? Nagagalak tayo ano yung ibinuhos ng Panginoon sa kasalukuyan. Right? Amen. So mahalaga makita natin yung panahon natin na kinabibilangan. Yung iba naman ayaw na ng bride. Pero tandaan natin, ito ay bride age. Paano walang bride dun sa bride age? Di ba? So alam natin na i-place positionally. Kaya sabi ni Brother Joyd kanina, winnave uli. So ano yung winnave ayon dun sa Old Testament? Ay yung unang umabot sa maturity. Di ba? Teka muna, eh nandito tayo sa dulo. Bakit tayo winnave? Eh tayo nandito sa dulo. Di ba? Sa totoo lang, tayo yung living witness. Tayo yung naka-experience physically ng maturity. Kahit nandito tayo sa dulo, tayo yung buhay. Buhay na umabot sa maturity. Diba? Eh nauna sa atin sina Luther. Nauna sa atin sina Wesley. Bakit hindi sila yung nag-wave? Kasi hindi pa mature. Diba? Eh ngayon, bumalik uli sa kung ano yung itinanim. Yung original na itinanim, bumalik ngayon uli dito sa panahon na ito. Kaya siya ngayon ay winawagayway. Sabi ni Brabanam, additional lang and then we will close. Sabi niya, but you remember when it went down and the grain began to ripen. Sabi niya, but you remember when it went down. Naulog sa lupa. But you remember, sabi niya, when it went down. Wala, no? Ba't kaya? The grain begin to ripen. Yun na lang, Brother Eric. The grain begin to ripen. Mahuhulog, mahihinog yung bunga kung siya ay nasikatan ng araw. Ayan. But remember when it went down and the grain begin to ripen, you find before the grain can ripen, everything in that stalk has to be dead. Diba? Kaya pansin ninyo yung palay, pag yung palay ay nagsimula ng yumuko at maging kulay ginto na siya, kulay brown, yung mga dahon niya, matutuyo na yon. Bakit daw? Kasi yung buhay ay wala na dun sa dahon, wala na dun sa tangkay, kundi nandun na sa butil. Yun ang kanyang pagkasabi. Hallelujah! Can you see where we're standing? Nakikita ba ninyo kung saan tayo nakatayo? Sabi niya, life is in the grain again. Ano ba yung grain? Yung kawangis nung itinanim. Ngayon, itinanim niya ang kanyang sarili. Ano yung kanyang anihin? O, nagtanim ka ng palay, ang tumubo ay mais? Hindi. Pag nagtanim ka ng palay, ang tutubo, palay. Kahit tangkay pa lang yan, kahit dahon pa lang yan, ang tawag na niyan, palay. Pero ma-appreciate mo yung palay pag nandyan na yung bunga. Kasi yung bunga niya at yung itinanim, parehong-pareho na sila.
Susundan niyo mga kapatid, simple lang yung pagpapaliwanag ng Panginoon. Amen. Ang law ng Diyos, amen, kung ano yung binhi, yun din ang bunga. Yun yung law ng Panginoon ever since. Kaya itinanim ng Diyos ang kanyang sarili, ano ang kanyang anihin? Diba? Lagi natin ine-example. Pag nanganak yung aso, anong anak niya? Diba? Kahit tuta yan, aso pa rin. Kasi kahit tuta yan, hindi mo marinig yan na magmimiyaw. Diba? Ngayon, pag yung pusa nanganak, ano yung anak niya? Kahit kuting yan, pusa pa rin yon. Ngayon, pag ang Diyos nanganak, ano yung anak niya? Kasi hindi natin pwedeng baliwalain yun kasi sabi niya, kayo ay mga anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay hindi nagkakasala. At hindi maaaring magkasala sapagkat ang binhi ay nasa kanya. Ngayon, tanong, anak ba kayo ng Diyos? Ano kayo? Yung iba gusto tao. Mali. So, life is in the grain again. What is it? Just exactly the same grain that went in the ground. Anong sabi? The same Jesus. Pero iba na yung form. The same Jesus in the bride form. Kaya hindi siya makilala kasi nag-iba ang kanyang maskara. In what form? In bride form. Same power. Diba? Baka babatuhin tayo pag banggitin natin yung sinabi ni Branham sa time ni Jesus Christ. Amen, yung tubig, ginawang alak. Yung tinapay, dumami. It was a multiplied creation. Pero sabi ng prophet, pagdating sa panahon na ito, from out of nothing. Anong example? Si Brother Branham, let there be squirrel. Wala pong squirrel. Let there be squirrel. Nagkaroon ng squirrel, hindi po yun multiplied. It was a creative power ng Diyos. It's the same God in this day. Same church, same thing, same word. The same word suck up through this and come out here and come to the head here. And all that life that come through here, pick up its people. Lahat. Walang maiwanan. Kahit yan ay nandun sa age ng anong tawag noon, yung tassel, blade, kahit sila ay part sa time na yan, hindi sila maiiwan. Kasama sila. Kaya sabi niya, now it's forming up into the head for the rapture. Amen. And we are now ready. Any moment from now. So, salamat. Alam natin, i-place yan positionally. Spiritually speaking, kasi kung hindi ka na-rapture, hindi ka mag-e-enjoy dito. So, alam natin, i-place yan positionally. So, salamat sa Diyos sa buong maghapon na ito. Tayo na naman ay kanyang pinagpala. Tayo ay tumayo. Amen. Tayo ay what a day that will be. Two or four.
coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land, what a day, glorious day. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land, what a day, glorious day that will be. One more time. Oh, what a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land, what a day, glorious day that will be. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami dakilang Diyos sa buong maghapon na ito, sa patuloy, Lord, na pagpapahayag mo ng iyong mga salita, sa malinaw na pagkaunawa, Panginoon, at nalaman namin na ikaw ay naluluwalhati sapagkat ang iyong mga salita ay hindi nanatiling letra, hindi nanatiling tinig na aming naririnig, kundi ito ay nagkaroon ng buto at laman sa pamamagitan ng bawat isa sa amin. Sinabi mo, Lord, na ang liwanag ng sanlibutan ay walang iba kundi yung salita na naging laman. And we are so blessed na ang salita na ito ay naging laman at kami ay bahagi, sinabi mo, Lord, at kami ngayon ay nagpapahayag na may Diyos na totoo at tunay sa pamamagitan
ng aming nilalakaran na landas. Nawa, Lord, ito ang magbigay sa amin ng patuloy na inspirasyon, magbigay sa amin ng kagalakan sabagkat hindi kami nagbabaka sakali. Meron kaming katiyakan, Lord, sabagkat binigyan mo kami ng malinaw na pagkaunawa. At Lord, sa pansamantala namin na paghiwa-hiwalay, dalangin ko, Lord, ang ipag-iingat. Makauwi ang bawat isa na payapa at patuloy na namnamin. Patuloy, Lord, na i-enjoy ang blessing na aming tinamo sa buong maghapon na ito. At ikaw din, Lord, ang patuloy na magpala sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan na ito, Sister Gemma, Brother Jeff, at sino pang mga mag-birthday, I pray, Lord, na ikaw ang patuloy na mag-bless at patuloy na mag-grant anuman yung desire ng kanilang puso. I-bless mo din patuloy mga kamay na ginagamit mo supporting the ministry, patuloy na ibalik ng higit pa ang mga pagpapalang ito. Lakip, Lord, sa aming prayer ang isang kapatid, Lord, na sinugod sa hospital, ang asawa ni Brother Chito. Ikaw, Lord, nakakaalam. I know, Lord, na hindi mo ibibigay ang isang bagay na hindi mo kalooban, Panginoon. At we are claiming right now sa aming heart, nais pa rin na namin na ibalik ang sigla at lakas para sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat. We give you all these things, Lord, in your mighty name. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen, amen. God bless sa bawat sa mga